Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Dead on the spot ang dalawang estudyante sa Eastern Samar matapos araruhin ang isang sasakyan sa tapat ng kanilang eskwelahan. Sa report ng mga otoridad, naglalakad sa railings ng highway ang mga biktima. Nagbigla na lamang salpukin sila ng naturang sasakyan. Kinilala ang isa sa mga nasawi na si April Makaheto, isang graduating student. Nasa 10 iba pa ang sugatan sa insidente. Sa inisyal na investigasyon, nakatulog ang driver ng sasakyan. Dahilan para lumihis ito patungo sa kabilang lane. Nakaharap o nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide at multiple serious physical injuries ang driver ng sasakyan. Samantala, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa ang Pilipinas para sa mapayapang pagresolba sa mga isyu sa West Philippine Sea. Sa retreat session ng 42nd ASEAN Summit sa Indonesia, binigyan diin ng Pangulo na nakatuon ang Pilipinas sa pagpapatupad ng Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea o DOC. Iginiit din ng punong ehekutibo na mahalaga ang pakikiisa ng bawat bansa sa ASEAN sa pagsusulong ng hangarin at pagpapaunlad ng rehiyon. Nanawagan naman ng Pangulo sa Myanmar na sumunod sa 5-point consensus sa gitna ng karahasan doon. Samantala, alamin natin ang mga balita mula sa PTV Davao. Magandang hapon, Julius Pakot. Daghang salamat, Naomi. Nakasinatog pagpanakit sa ulo, tiyan og muscle stiffness ang 81 ka mga pupil sa Mirab Elementary School sa UPI Maguindanao del Norte kinsa gipang admit sa ospital tungod sa chemical poisoning. Subay sa mando ni UPI Municipal Mayor Rona Cristina Piang Flores, suspindido na ang klase sa mga eskwelahan. Sugod karong adlaw, Mayo 11 hangtod ugma, Mayo 12 ning tuiga. Kini human gidala sa Datobla Sinsuat District Hospital kagahapon, Mayo 10, ang mga apektadong pupil. Sagad sa gipang-admit ng mga pupil, nag-edad og 9 hangtod 12 anyos. Subay sa investigasyon, nasayran sa mga local og health officials sa UPI nga na poison ang mga estudyante tungod sa insecticide nga gigamit sa umahan nga doon lamang sa mga eskwelahan. Nakatakdang magpahigay og decontamination og reorientation. Kabahin sa health education ang eskwelahan, una mobalik ang klase nila sa Mayo 15. Ilado ang munisipalidad sa UPI sa probinsya sa Maguindanao del Norte isip nagunang agricultural producer sa humay, mais ug gulay din sagad sa mga umahan sa maong lugar nagagamit og pesticide sa pagpatay sa mga peste alang sa mas daghang ani. Samtang nangandam na ang City Agriculturist Office sa Davao City sa mga himuon aron matabangan ang mga mag-uuma sa syudad, dili grabe ang mabating epekto sa El Nino. Giandam na nila ang mga established irrigation facility din kasamtangan usab nga nagapahigan og inventory sa mga irrigation ug uban pang water resources na dili mohubas panahon sa hulaw aron makuhaan og tubig. Duna sa busay mga irrigation pump nga mamahimo lang i-deploy aron makatabang sa mga mag-uuma nga makakuha og tubig. Plano sab nilang manghatag og flyers o information materials sa mga mag-uuma nga posibleng epekto sa El Nino ug unsa mga angayang himuon. Sumala pa ni Officer in Charge Edgardo Haspe sagad sa mga tanom nga maepektuhan niini katong mga gulay, hilabi na katong mga dahon nga klase. Nang hinaot na lang na lamang ang City Agricultures nga dili pa kaayo mo grabe ang epekto sa El Nino sa bulan sa Hulyo ug Agosto aron abunda pa ang ani alang sa Kadayawan Festival. Samtang si 28th Davao City Council Committee on Agriculture Chairperson Councilor Marisa Abelia magpahigayon og pulong sunod semana iyang ipatawag ang City Agriculturist Office, Department of Agriculture, Davao City Water District ug uban pang hingtungdang ahensya aron masabutan ang mga angayang himuon panahon sa El Nino. Inig ka gabi, mangandam jug tubig magsalod sa drum sa mga na may mga linya mi sa host diri gikan sa mong asosasyon. Inig ka gabi musalod jud daan kay panahon ting init jud. Pwede man kamo bisbis kay naman ni dakong sapa des babaw. Pangandaman gyud nato ang incoming it's wada yun or dili, but we really have to act on this. I'll be calling the city disaster and the city agri and other offices para unsa gyud pangandam like the SWD in case nga kuan, especially the water. Sa ato mga farmers, coordinate lang sa PCB sa City Agri.
Kasi na katong mga naisol sa tubig, no? So, pwede ma-irrigate. Nandu naman tayo standby ng mga water pump na pwede magamit sa itong mga asosasyon sa mga mag-uma para during sa time na tasong ulaw, doon natin magamit. Ugmaw ka itong mga nagunang mga balita. Gikan din his sa PTV Davao. Ako si Julius Pakot. Balik ka din mo, Naomi. Tagang salamat, Julius Pakot. Narito naman ang mga balita ang dapat yung abangan mamaya sa Ulat Bayan. Isang lalaki na iligtas matapos matrap ng dalawang araw sa isang manhole sa Cebu. At singil ang Meralco tataas ngayong buwan. Kung magkano, alamin. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon!